Pinangangako ko sa iyo, Mayor, na tutulungan kita sa darating na eleksyon dahil sa nagawa mong kabutihan sa aming mga Muslim sa Barangay Turingan. Totoo po yun, Mayor. Wala po akong inahangad kundi ang kabutihan ng mga taong aking nasasakupan. Mama? Ano itong ginawa mo, Jake? Bakit ibinenta mo raw ang 5 hektarya ng ating bukuhan? At nabalitaan ko na ipinatalo mo daw lahat sa sugal. Nagmonte ka, nagsabong! At kung tumaya ka raw, akala mo ikaw nagmamayari ng bayang ito ng malintang! Ah, Ablan. Sir? Pakikuha mo ngayong kotse ni Mama at Papa sa parking lot. At handa mo sa labas. Yes, Mama, sir. Papa, meron akong bisita kung pwedeng sa bayan natin ito pag-usapan. Kay may bisita ka, kay wala akong pakialam. Ang importante na sabi ko ang gusto kong sabihin. Kung sa bagay, sino ka ba para pagmalasakitan ng kabuhayan namin? Eh, isa ka lang ampon! Ang kwartang nilustay ko para maging mayor ka sa bayang ito ay sobra-sobra pa para paglingkuran mo kami. Pero ano ginawa mo sa amin? Kaya ngayon din ay pupunta ako ng Cotabato. Tatawag ako sa Amerika para pabalikin ko dito si Aba. Nakapanghihinayang ginawa natin pagpapalaki at pagpapaaral sa batang yan. Pagkatapos, ganito pa ay gaganti niya sa atin. Ano kaya dapat natin gawin?
Sir, inaanap po kayo ni Mr. Castillo. Sabihin mo na lang, tawagan ako kung may kailangan, ha? Yes, sir. Sir? Bahala ka na. Oh. Ang papat mama mo, sumabog ang sasakyan nila. Ha? Nakausap po ng si Attorney Masangkay. Dala-dala niyang huling testamento na pinagawa sa kanya ng mama at papa. It's really sad I didn't get the chance to see them before they passed away. Huwag kang mag-alala. Kinuha ko ng kanilang sunog na bangkaya at tuluyan ko ng pinakremate. At tinago ang kanilang abo. Para kung dumating ka mula sa States, eh makita mo. Rebelde, unahan natin. Wag. Ako makipag-usap. Bakit? Ano ba ang problema? Sige! Baba! Tabi! Halika! Taka mo lang! Baka ba? Baba! Baba! Teka, bakit ako? Ako ang mayor ng Balintang! Kuya Jack! Ano yan? Kuya Jack! Ano yan? Kapag hindi mo siya tinubos ng 5 milyon, papatayin ko siya. Sain. Pero ang kailangan natin. Eh, ang ganda-ganda, oh. Tingnan mo naman. Let go of me! Pinapapirmahan po ni Mrs. Ramirez yung permit niya para sa pinagagawa niyang supermarket. Thank you. Karen. Eh. Mayor, baka may wala. Makikita sa ating bantay. Wala. Sir, baka umadyari wala. Tayo. Beso-beso lang naman eh. Excuse me po, sir. Andiyan na po si Colonel. 5 milyon ang hinihingi nila. Kapalit ng buhay ng kinakapatid mo. Handa akong ibigay ang hinihingi nila. Maibalik lang si Aba. Merong no ransom policy ang gobyerno. At hindi kita papayagan na magbigay kahit isang kusing sa mga kidnappers. Pero huwag kang mag-alala. Pakikilusin ko ang aking mga tauhan para... Huwag, Colonel. Maliwanag ang sinasabi sa ransom note na huwag ako magsumbong sa pulis o sa militar. Kaibigan lang kita kaya ako sinasabi sa'yo. Bilang batas, katungkulan kong kumilos. Malalagay lang sa peligro si Aba. Hindi sundalo ang pakikilusin ko, Jake. Pera at koneksyon. Nakanda ako magbigay kahit magkano para sa kaligtasan ni Aba. Ang problema ay yung koneksyon na sinasabi mo.
Sagot ko na yun. Basta ihanda mo ang pera mo. May kakausapin akong tao. Mga kasama! Sila commander, dumarating! Sila commander, oh. Ano, salubukin natin? Sige na! Paghandaan nyo kami ng makakain. Opo. Ang biyag, tali doon. No! Baka pwedeng sa kwarto ko na to. Aalagaan ko. Amil! Nagbibiro lang naman ako eh. Let me go! Maawa na kayo sa akin! Let me go! Maawa! Rumo ka pala mag-Tagalog! Nag-i-English ka pa! Halika na nga! Ako! Pinatatawag ka ni Kernel! Hindi dapat makalabas dito yan, padre. Tambak ang kaso niyan. Pagtakpan mo na akong, padre. Alam mo naman, pinakikinabangan natin ang taong yan. Ipagamot niyo muna yan. Bihisan ninyo. Pagkatapos, dali niyo siya baba. Isang balikbayan ang kinidnap ng mga dati mong tauhan na hanggang ngayon, hindi pa nahuhuli sa pangunguna ni Commander Balileng. Papatayin nila ito kapag nagpakilos ako ng mga tauhan ko. Meron taong nakahandang magbigay ng malaking pabuyak. Ayoko na, sir. Ayoko na magpagamit sa mga militar. Naiintindihan kita, Jacob. Pero noon, under pressure ang military. Lalo na ang dating pangulo. Kailangan ikulong ka. Para mapagbigyan ng sigaw ng sigaw ng taong bayan, laban sa gobyerno. Dahil akala nila ako may kasalanan. Ako may kagagawa na marami ang pagpatay ng mga sundalo. Matagal na yon, Jacob. Pero hanggang ngayon, narito pa rin ako. Ako nagbabahid ng kasalanan ng iba. Hindi na ngayon. Kaya ako naparito. Kung papayag ka. Hindi lamang tatanggap ka ng malaking halaga. Magkakaroon ka pa ng kalayaan. Burado lahat ang kaso mo. Burado lahat ang records mo. Kaya kong gawa ng paraan na mabigyan ka ng absolute pardon. Kaya mo ba nun? Alam mong kaya ko yun. Dan. Sinabi mo pa. Kita mo naman kanina, di ba? Pag naupakan ko yan, uusok ang balakang yan. Huh.
Kung ikaw damdun sa kanunay sa kahit nasa loob ako ng kulungan, nagdadasal ako. Hindi ba basta't ang ginawa nila sa'yo minsan? Hindi masamang magbaka sakali. Ito ba nililinis mo? Oo, lagi kong nililinis yan. Puno ba to? Punong-puno yan. Walang labis, walang kulang. Ako, pwede ba huwag mo na ituloy binabalak mo? Natatakot ako sa mangyayari sa iyo eh. Ako, kung mamamatay ako, noon pa, nakasagot na ako, hindi na ako pwedeng umurong. Ano nangyari? Wala. Ayaw magbayad ng ransom. Ang imbahada ng hapon. Sinasabi ko na nga ba eh. Baka may naghuto sa mga kausap natin. Sige, babayan. Dali sa parang. Pakawalan nyo. Please! Don't kill me! Don't kill me! I have a family in Japan! Bakit mo binigil? Hindi naman natin pagkakakitaan yan, ah. Sayang lang ang pagod natin dyan. Oh, baba niyo yung bangkay. Tapon sa ilog at ipakain sa isda. Kapag hindi binigay ng kinakapatid mo, ang hinihingi namin ransom, matutulad ron. No, please. Thank you.
pag naayos na lahat ng problema, bibiliin ko lahat ng gusto mo. Baka binubola mo lang ako. Dadalhin ba naman kita dito kung bubulahin lang kita? Baka nasundan kayo ng militar kanina. Hindi, Commander. Emil, puntahan nyo. Oo. Tara! Ng bala. Ang tao dito. Ako ba inaanap nyo? Ako! Ako si Emil. Alam ko. Naniniguro lang ako. Eh, tumakas ka pala eh. Bakit dito ka nagpunta? Emil! Sigyan mo naman ang kahit na konting respeto si Jacob. Dati natin siyang pinuno. Noon yun, hindi na ngayon. Huwag kang bastos, Emil. Hindi ganyan ang pagsalubog sa isang kapatid. Hindi ko inaangad na maging pinuno niyo muli. Nagkataon lang na napadpad ako sa lugar niyo. Kung gusto mo, alis na ako. Hindi. Akong pinuno, ako mo susunod. May kasama pala kayo rito. Maganda siya. Kaya lang hindi siya bagay sa talian. Huwag mong pakialaman yan. Akin yan. Hindi ka pa rin nagbabago, Emil. Mahilig ka pa rin sa babae. Kahit walang hilig sa iyong babae. Kapatid ng Samero, tagapagmana, may nagbayad sa amin.
nakidnapin siya para ipatubos. Pagkatapos pakuha ang pera, saka papatayin. Hindi ba siya pwedeng ibaba para makapagpahinga? Sige, ibaba ang bihag. Dali sa kwarto. Maganda ng pagkain at alak. Magsasaya tayo para kay Jacob. Saya tahu, para sa dati natin pinuno. Alam mo, Jacob, naalala ko pa yung mga araw na magkakasama pa tayo bago ko nakulong. Hindi ko makakalimutan niyo. Ikaw kasi, masyado ka naniwala sa militar. Hindi ka sana nakulong. Wala namang masama sa ginawa ko, ah. Niligtas ko lang ang mga kapatid natin Muslim at ang mga kapatid natin Kristiyano. Kung sabagay, kung di dahil sa'yo, marahil patay na rin ako. Ginawa ko lang ang tungkulin ko bilang pinuno nyo. Yes! Go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go!
Salubungin ko dito. Sana ng bayawak dyan. Diyan ka. Diyan ka lang. Huwag ka alis dyan. Sabog ang utak mo! Sige, putok mo! Putok mo!
para mapatunahin mo sa akin hindi marunong tumanaw ng utang na loob ang isang Muslim. Tarantado ka, Kob. Alam mo kasi hindi ko magagawa. Huwag ka na lumingon, baka mabuko pa drama natin. Dahil may utang na loob ako sa'yo. Singkabunanan ko yung malboka! Dapat kayo mamatay! May kulang ata eh. Anong kulang? Di ba pag may halik, may pisil! Ah! At saka, alo ka ba? Bakit natatablan ka? Akala ko matayanting-anting ka. Ha? Ah! Alin, ito? Ilan taong ka na ba? 19. Hmm. Ang tanda-tanda mo na, nagpapaniwala ka pa sa anting-anting. Ah! Pahingin nga ng, ano, pahingin ng pakapirasong damit mo. Ha? Pagdito mo na yan. Hmm. Walang mali siya. Utris. Bilis! Teka lang! Maubusan na ako ng dugo eh. Eh, wala na akong damit eh. Sasapo ko na to, bain to. Labandera ko, tunay ka kung umibig, at siya't palo-palo. Tata Kanor! Tata Kanor! Tata Kanor! Ako! Aray na ko! Ako! Ano nangyari sa'yo, ha? May tama ako. Huwag mo na hawakan. Muli ka ng gamot sa bayan, tapos ibili mo na rin kami ng masusuot namin, tsaka si Aba nga pala. Huwag kang mag-alala. May damit ang asama ko para sa kanya. Oh, sige. Liga na. Doon tayo sa bahay. Saan ba ang bahay? Aray. Saan po ang bahay niyo? Dito, dito. Aray. Aray. Mabuti't nagkasa sa'yo ang damit ng nasira kong asawa. Nasira? Bakit naloka ba siya? Ang ibig ko sabihin, namatay. Oh, sorry. Akala ko nabaliw siya.
Siya nga pala. Mabuti. Nailigtas ka ni Jacob. Alam mo bang yan ang dahilan kung bakit siya lihim na pinakawalan? Narinig ko. Taka siya. Bakit siya nakulong? Dahil sa pagmamahal sa pamahalaan, sa tungkulin at sa bayan. Alam mo bang si Jacob ay isang bayani? May bayani bang nakukulong? Yun nga ang masakit eh. Si Jacob ay isang bayani. Nilabanan niya ang mga mayayamang politikong nangangamkam ng mga lupain ng mga mahihirap. Nakita ng militar kung gaano katatag at katapang si Jacob. Naghugas ng kamay ang ibang militar. Kaya napilanggo si Jacob. Kaya pala, siyang napiling magligtas sa akin. Ang maganda sa taong yan eh, hindi kanyang pababayaan. Tata Kanor? Hmm? Wala na ba kayong ibang kumot? Eh, wala na eh. Hiniram? Eh, kasi giniginaw si Jacob. Talagang ganyan epekto niyan. Mamaya mawawala rin yan. Maano ka pa rin? Maano? Machete! Machete? Ano machete? Siete, kako. Huh? Yung sukat ng paa mo, di ba? Apilya to. Hawak ka.
Bukas alis na tayo. Hindi ba pwedeng dito na lang tayo? Hindi pwede. Kailangan maihatid na kita. Colonel, bakit wala pang balita tungkol sa taong itusan mo na ligtas si Aba? Kaya nga ako narito. Meron akong magandang balita para sa iyo. Natagpuan na ng mga tauhan ko ang mga bangkay ng mga kidnappers. Ang bangkay ni Aba? Pero yun ay isang magandang palatandaan na buhay pa ang kinakapatid mo. Eh bakit hanggang ngayon wala pa sila? Nasaan? Makapatay na yun. Hindi lang makita ng mga tao mo kung nasa ang bangkay nila. Malalaman natin. Siya na lang ang titirang kong kamag-anak. Ayokong may mangyari sa kanya. Huwag kang mag-alala, Mayor. Hanggat hindi natin nakikita ang bangkay ni Habatakob, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Gusto ko siyang makitang buhay. Gagawin ko lahat ang magagawa ko, Mayor. Salamat, Colonel. Jacob, come on, let's go! Nag-English ka na naman. Eh, sino bang hinihintay natin dito? Pwede ba? Hintayin na natin si Tata Kanor. Darating na yon. Sabi niya darating siya. Well, when? Kailan? Kanina pa tayo naghihintay. Darating yun. Oh, ito na pala eh. Wow! Ang ganda! Limousine, meron palang ganyan dito? Alam mo naman, hambog yan eh. Oh, sumakay na kayo. Tayo na. Ito yung pinagmamalaki kong kotse ng pinsang ko. Ako, ayoko sumakay dyan. Bakit? Sasakyan ng patay yan eh. Ayos lang yan, ayoko. Ayoko sumakay dyan. Ayoko sumakay dyan. Kaya mo yan. Maganda yan. Ako ba yoko? Mukhang patay si Tata Kanor pero buhay yan. Ayoko. Ayoko. Sasakyan ng patay yan eh. Ayaw mo sumakay? Sasapakin kita. Subukan mo. Biro lang. Akala ko, epekto ulit eh. Sige na, sakay na. Ayaw mo talaga. Ako sasakay. Sige na. Ayoko eh. Kaya, sana yan lang yan. Kaya mo yan. Natatakot ako eh. Sana yan lang yan. Sige upo. Ayoko! Sige na! Ayoko naman! Ayoko naman! Nandiyan ba si Colonel? Nandito. Halikayo. Tara. Sige. Sir! Ako! Sir. Sabi ko na nga ba eh. Hindi ako nagkamali ng pagkuha sa'yo. Katulad ng pinag-usapan natin, sir. Ito na si Miss Aba Halandoni. Miss Halandoni? Salamat at ligtas ka. Kamba! Sir! Tawagan mo agad si Mayor para malaman niya. Yes, sir! Nagpatawag ako ng press conference.
para malaman ng lahat ang ginawang pagliligtas ni Jacob Villapando kay Miss Alandone. Colonel, pwede ko bang ma-interview si Miss Alandone tungkol sa nangyari? Sige. Miss Alandone, can you tell us what happened in the mountains? Well, they took me to this camp in the forest. They tied me up. They even shot somebody in front of my face. Did they take advantage of you? JJ, excuse me. Mr. Villapando, noong iligtas niyo si Aba sa bundok, wala ba kayo nakuha lead kung sino ang nagpakidnap sa kanya? Ayon kay Commander Balileng, bago siya mamatay, nanggagaling ang order nila sa taong tinatawag nilang Sir. Colonel? Hindi na mahalaga sa akin kung sino man ang nagpadukot. Ang importante eh, naligtas si Aba. Siya nga pala, Colonel. Yung ipinakako ko para kay Jacob, ay sa bahay ko na ibibigay. Naghanda ako ng munting selebrasyon para sa pagkaligtas ni Aba. Pwede ba, Colonel? Sige. Tayo dumadaan. Gusto ko lang ipakita sa iyong bagong negosyong itinayo ko. Galing sa pera na minana natin sa ating mga magulang. Dito. Wala naman. Papatayin ko lang kayo. Total na sira ng plano ko nung hindi kayo napatay ni Balileng. Ako na ang papatay sa inyo! Kuya Jake, huwag kang magbibiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro! Kahit kailanman, hindi ako nagbibiro sa mga ginagawa ko! Kapatid mo ako! Hindi mo ako kapatid! Ang fool lang ako, alam mo yan! At hindi isang katulad mo ang sisira sa mga plano ko! Ang lahat ng sagabal sa mga bala ko ay kailangan mawala! Tulad ng mamatapa mo! Ako nagpapatay sa kanila! Kaya aking lahat ama, kaya malang dapat natin pagkatiyan! Ano ba nangyayari sa'yo? Teka. Sandali. Eh kung papatayin mo siya, patayin mo! Bakit yung pa ako idadamay dyan? Wala akong kinalaman dyan. Ako, alis na ako. Ayok ka! Ayok! Baba! Baba, Baril! Susunod kong putok sa'yo na. Ibabahan niyo ang baril niyo!
yan! Bilis! Ako, bilis! Dali! Wala na itong putang baril! Baka kabahan ako, maputok ang putong amo nyo! Pwede ba, iliko? Saan? Kahit saan. Saan mo na ako ay siraulong akong diyan? Pinatay niya apat na bata ko. Dinala niya na yung pera. Sinama pa yung kapatid ko. Hindi magagawa ni Jacob yun. Ano ibig mong sabihin? Ako ang sinungaling? Mayor, konting hinahon lang. Kung talagang ginawa ni Jacob yun, mag-i-issue ako ng order. Kukunin siya patay o buhay. Dapat lang! Dahil kapag may nangyari kay Aba, ikaw ang mananagot! Ma'am, sir. What is ours? Spoken in dollar pala to eh. Ikaw na kumausap. Look, we've got a long day. I've been driving for hours. We need a check-in. So just give us a room, all right? What? Baka magkaubusan tayo ng English dito eh. Tagalogin na lang natin. O, ikaw na. Ng kwarto. Yung mura lang. Here is the key, sir. Give me my money. 1,000. Give me a break. Ayan. Give me your name, sir, for registration. Mr. and Mrs. Presley. Huh. I know that.
Ha? Baba na. Kaya kong mag-isa. Bahala ka. Ipunin mong lahat ng tapat mong tauhan. Kailangan ko suporta mo. Niloko ko ng hampas dupang akob na yan. Kilala mo naman ako, Mayor eh. Nakita mo naman. Nang ipatawag mo ako, narito ka agad ako. Sagot ko lahat ang gagastusin mo. Frank, ang pera. To. 100,000 to. Siguro na may manginig na ang laman ng mga tao mo. Siya nga pala, yung mga motorcycle boys mo, bigyan mo sila ng mga radyo. Para madali ko sila mautusan sa pagharang kay ako. Walang problema, Mayor. Kung anong sinabi mo, parang sinabi ng hari, masusunod. Aba? Aba! Anong gusto mong palabasin at nag-iisa ka rito? Hindi mo ba naisip na kahit na anong oras pwede kang mahuli dito ng mga kaaway natin? I-hostage ka at para mahuli ako, mapapatay tayong dalawa. Nasaan ba pag-iisip mo? Nasa dulo ng kuko mo? Pampihiram patis ng buhay ito. Di ba kanina sinampal mo ko? Aray ko. Now we're even. Bakit? Walang yaka. May lakas ka pa ng loob pagsabihan ako. Pagkatapos mo akong saktan, pababayaan mo pa akong patayin nila. I hate you. Akala ko pa naman, may nararamdaman ka na para sa akin. Napanood ko na to eh. Sa haligan din mo pupunta to. Ano? Wala, sabi ko, kung hindi ko ginawa yon, hindi tayo makakataka sa kanila. Baka nilalangaw na tayo ngayon. Kung pinabayaan kita, bakit buhay ka pa rin hanggang ngayon kasama kita? At kung wala akong nararamdaman para sa'yo, bakit pinabantayan pa rin kita hanggang ngayon? Kahit alam ko nang wala na akong pera makukuha dito. Yung huli ko nga ang pera, eh, binayad ko pa doon sa renta nitong tutulugan mo eh. Para masiguro ko lang na maayos ang pagtulog mo. Jacob? Oh. Ang ibig mo sabihin, gawa-gawa mo lang yon? Ano pa? Hindi mo talaga ako pababayaan? Yan ang hirap sa atin, pabigla-bigla tayo eh. Jacob. Sorry ha. Sige na naman, sorry na. Sabi ko na nga ba, sa halikan di mapupunta to eh. Ano? Wala, sabi ko, mali yung halik mo. Dito mo sinampal, masakit eh. O yan. Sakit pa rin eh.
ko sa radyo tungkol kay Jacob Villapando. Tumama ang description nila. Narito sila sa trailer home. Saan tayo pupuntahan? Tara! Ha? Saan? Tara! Tuli! Abulin nyo! Huwag nyo mabay ang mga takas! Dari Milanja. Ha? Sige na, bilis! Kaya mo yan! You secure your post and get Jacob at all cost. Yes, sir. 10-4. Come on.
Mayor. Silbi! Balik! Balik! Atras! Atras! Balik sa sasakyan! Bilis! Atras! Atras! Bilis! Bintay niyo ako! Hakob, ligtas na tayo! Hakob, hindi ka pala tutuwa? Paano naman ako matutuwa nito? Di pa tayo tapos. Isa mo. Parating na sila. Bilis! Checkpoint! Checkpoint! Diretso mo lang! Yes, sir. Bilisan mo! Ano pang problema mo, Hakob? Kaninang pa tinatapakan ng pa ako. Kung ayaw mo ng pagdadrive ko, gusto mo ikaw na mag-drive eh. Gusto mo? Ikaw na. Hindi, sige, ikaw na. Come in. Go ahead, sir. Go ahead. MB, asan na kayo? Nandito kami, sir, sa Barangay Bulton. Nakabarikada. Sir, i-checkin ko sa'yo. Nabubutasin namin ng bala ang katawan ni Jacob. Okay. Hepep. Hepep, please come in. Hepep, come in. Copy, Mayor. Copy. Mga bata, tatandaan ninyo, hindi natin titira ng buhay si Jacob. Ha? Jacob, wala namang katapusan to. Huwag akong tanungin, hindi ko rin alam. Nagkalintik-lintik na nga buhay ko dahil sa'yo. Ikana mo! Handa mo mga tauhan natin. Pupunta tayo ng Bulton. Yes, sir. Sir. Si Commander Balileng ang responsable sa pagdukot kay Aba. Commander Balileng. Mapo ka. Tama naging decision mo, Commander, na magbalik loob sa pamahalaan. Sumuko ako para mabigyan liwanag ang mga nangyayari sa kaibigan ko si Jacob. Diba sabi mo, ikaw ang driver? Desisyon na mo.
gagawin mo lang to, tanggalin mo yan, palitan mo ng bago. Pwede? Apo, paano to? Paano to? Apo, tama. Baliktad! Hindi babalik ko ulit dito! Pinihal mo ako babalik dito! Pinihal mo sabi! Pinihal mo! Bitawan mo yan! Sasapakin kita pag din binitawan yan! Sinabi na pinawan mo eh! Pinaw! Paborito mong kinakapatid. Hindi natin titigilan si Jacob hanggang di natin siya napapatay! Jacob! Subuko ka na! Ibibigay ko sa iyong pera! Ibalik mo na sa akin si Alba! Huwag mo na kaming ululan! Mayor! Kung yan nagpalaki sa'yo, nagawa mong patayin! Kami pa kaya? Hayop ka! Malangya ka! Hayop! Red Sheet to Hunter, come in. Red Sheet to Hunter, come in. Nasaan kayo? Sir, nandito kami sa site ng enkwentro. Kasulong kayo nagkakapalitan ng putok sina Mayor at si Jacob. Makinig kang mabuti. Arrest Mayor Alandoni. Arrest Mayor Alandoni. Sir, pero... That's an order. Yes, sir. Si Colonel Conte sa amin, na-arresting kayo! Putukan nyo! Thank you.
malaman mong mahal kita. Mahal mo rin ba ako? Pag-iisipan ko. Ha? Isa ka na, nakapag-order ako ng shoot to kill. Isa lang doon eh. Ginalulungkot ko ang mga nangyari. Kita pag namatay ka. Subukan mo.